datos na po ba kayong nakuha mula sa Catanduanes? Kasi sa puntong to, mukhang bulag na bulag po ang maraming kababayan natin sa kung ano talaga yung nangyari sa Catanduanes. Kasi syempre, yun yung isa sa mga unang tinamaan. Aba, actually, ang talagang official na kukuha niyan sana is talagang yung NDRRMC po natin. Sila po yung in charge for that. Pero may mga reported ano po ba kayo doon na mga weather prior to landfall po kasi sir actually prior to landfall nagkaroon na po ng problema sa communication doon even with our station. Mm-hmm. So hindi na rin po sila makontakt prior and during landfall. So even up to now ay hindi po masyado pang clear yung mga datos. Ibig sabihin malakas talaga no? Opo. Bagsak yung mga communication facilities. Opo. Mm-mm. Tas, Ma'am Lori, ito pong, syempre, ang isa pa nakatutok yung ating mga kababayan ay itong bagyong Shoni. Kumbaga pareho silang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility nitong Rolly. May epekto po ba itong Shoni kay Rolly, yung tinatawag na Fujiwara effect? Malabo, sir, na mangyari. Una-unan, malayo yung kanilang distance between each other. At the same time, malayo din yung diferensya ng kanilang strength. Para kasi magkaroon ng Fujiwara effect, at least 1,000 kilometers or mirror pa. At the same time, dapat halos pareho sila ng strength. Kasi kapag mas malakas ang isa, usually, kung malapit yung isang bagyo, malapit yung isang mas mahinang bagyo, hihigupin ito. Pero kung halos same siya ng strength, yun yung sinasabi, Fujiwara effect, na may tendency na magkaroon sila ng resistance interaction with. So, sa ngayon, malabo po. Mm-hmm. Magla-landfall po ba itong Shoni, ma'am? Sa ngayon kasi, sir, mataas pa yung uncertainty, lalong-lalo na at malayo pa po ito. May tendency kasi, nakikita natin, may tendency na either higupin ito ng frontal system na nasa northeast part ng ating par, o kaya naman ay trajectory niya ay nasa northern Luzon. So, sa ngayon, mag-antabay talaga tayo. Continuous monitoring ko ang ating advice. Pero may posibilidad din na hindi ito mag-landfall. Yes po, there's also a possibility. Wag na lang. Ayan na rin. Ma'am, kailan nalayas tong si Rolly sa par? Sa par, Tuesday pa, unlikely. Tuesday pa po ito. Kasi nasa West Philippines pa rin na by tomorrow. So probably Tuesday pa po. Opo. So sa ngayon, ang mga dapat na mga area sa bansa na magbantay pa rin, ano po yun? Definitely Calabarzon. And some parts of Mindoro din, especially in northern part. Yun na lang ho yung super affected ngayon in northern parts of Palawan dahil sa mga pag-ulan. Mm-hmm. Sa Calabarzon, ma'am, inaasahan pa rin yung mga pag-ulan hanggang bukas na umaga. Apo. Ma'am, yung pag-ulan, kasi sorry, yung Calabarzon likely mag-improve na yung in terms of pag-ulan, mag-improve na doon. Pero sa northern Palawan. And then, syempre, headed din ito towards malapit sa Calayan Islands. Then, magiging hindi din maganda ang weather doon by tomorrow. Mm-mm. Ma'am, bago mag-rolly, kumbaga sabi na lang pag-asa na sobra-sobra na yung saturation o basang-basa na yung mga lupa natin dahil sa dami ng ulan na bumuhos nitong Oktubre. Ito po, gaano po ba karaming dinagdag nitong Rolly? Sa ngayon po, wala pa pong exact na datos. Yung overall po talaga. Although meron tayong 24-hourly per synoptic station po yon. Pero yung kabuuan sa lahat na wala pa po sa ngayon. Pero definitely po, mataas po ito. Kumbaga moderate. Sa ngayon, hindi na po natin nakikita ang bababa po ito ng gusto pa. Mm-hmm. Ma'am, so far sa basa po ng pag-asa, itong bagyong to, ano po yung kumbaga peak niya na naranasan? Kasi di ba marami pong kinukumpara to sa Yolanda nung umpisa. Isa sa naging initial po na datos po yung kumbaga at its strength or at its peak. Ano po ba yung naranasan natin dahil sa bagyong Rolly? Opo, kanina po, prior to landfall, yun po yung pinakamalakas niya. Prior to landfall ay umabot niya ng 225 kilometers per hour. And so far sa ating, yung recorded na doon kay Yolanda din as per our record, umabot yun ng 235 kilometers per hour. So, pero kung tutusin po tinanin yun, wala na rin halos masyadong diferensya yun. Mm-hmm. Kasi ano ba naman yung 10 kilometers per hour na difference? Mm-hmm. Opo. So, sa ngayon,
masabi po natin, talagang isa po ito sa pinakamalakas na bagyo na tumama po sa atin. It even surpassed yung si Bagyong Sisang na naramdaman din ho sa Bicol, I think 1987. So it surpassed that record, yung kay Sisang. Okay. Opo. So ang pinakamatinding tinamaan, yung unang landfall niya, yung Catanduanes, pagkatapos lumabas ulit ng dagat, pumunta ng Camarines area. Hindi lang kakamali, Mandore, no? Opo. Ang second landfall ho niya is, kung ang sentro yung pagbabasehan, second landfall niya is Piwi Albay. Pero definitely talagang na bugbog din yung Camarines kasi yung eyewall niya, yung sentro lang naman yung lumapat si Wee, pero yung eyewall niya, sakop po buong Camarines Sur, yung buong Albay, kasama na yung Camarines Norte. And although more na nabugbog po itong area kasi pa-west yung kanyang direction, so mas lalo pong naapekto ng Camarines provinces. Nung sumalanta ng Bicol, lumabas na naman siya ng dagat at pumasok na naman ng Namasyal muna. Oo. Opo, bale, kasi pag mapapansin niyo po sa ating mapa, meron pong dagat between Southern Quezon and yung Camarines provinces. So lumabas doon, nag-emerge siya doon sa dagat na yon, yung sentro, and then eventually nag-landfall ulit sa Southern Quezon. Mm-hmm. And then bahagya itong tumaas, bahagya po mahilaga yung kanyang direction hanggang sa makarating sa Batangas area. Ma'am, may mga datos na po ba kayong nakuha mula sa Catanduanes? Kasi sa puntong to, mukhang bulag na bulag po ang maraming kababayan natin sa kung ano talaga yung nangyari sa Catanduanes. Kasi syempre, yun yung isa sa mga unang tinamaan. Aba, actually, ang talagang official na kukuha niyan sana is talagang yung NTR. Sila po yung in charge for that. Pero may mga reported po ba kayo doon na mga weather? Prior to landfall po kasi. Magandang umaga, ako po si Benison Estare. Meron tayong update regarding sa binabantayan po natin na si Bagyong Rolly na sa ngayon po isang super typhoon na. Kanina pong alas 4 ng umaga ay namataan itong si Bagyong Rolly sa layong 65 kilometers east-northeast of Virac, Catanduanes. Taglay na nitong hangin kung kanina 215, ngayon po ay 225 kilometers per hour na malapit doon sa mata nito. At meron na itong busok na umaabot naman sa 280 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito west-southwest at bahagyang mabilis ito sa 25 kilometers per hour. Area of responsibility nitong, so ano ba yung naging grounds natin kung bakit in-upgrade natin from a typhoon into a super typhoon itong si Rolly? Meron tayong tinatawag na Dvorak technique. Ito yung ginagamit ng PAGASA at maging ng ibang agencies para ma-estimate yung lakas ng hangin na dala ng malalakas na mga bagyo. It so happened po na kaninang alas 2 ng madaling araw ay yung measurement natin na current intensity sa Dvorak technique ay umabot ng 8.0. Equivalent ito sa lakas ng hangin na 120 knots at pag kinonvert natin ito ay 225 kilometers per hour. Sakto po ito bilang isang super typhoon. Kaninang alas 4:50 ng umaga ay naglandfall yung mismong mata nitong si Bagyong Rolly, Super Typhoon Rolly, dito sa vicinity ng bayan ng Bato sa Catanduanes. At ito ay base dun sa ating radar sa Daet Camarines Norte. Inaasahan natin after maglandfall nitong si Bagyong Rolly sa Catanduanes ay dadaan ito either dito sa may southwestern part of Camarines Sur or dun sa northern part of Albay and crossing the rest of the Bicol region. Yes po, there's also a possibility. Ito naman yung pinakahuling track po ng PAGASA. Inaasahan natin sa susunod na 12 oras o ngayong umaga hanggang tanghali ay tatawid ng Bicol region and even southern portion of Quezon itong si Super Typhoon Rolly. At dahil tatawid dito sa lupa, may possibility so, sa ngayon, na pagsabi po ng hapon ay bahagyang humina ito into a typhoon. Ano po nonetheless yun? Po, magiging malakas pa rin ito. At inaasahan more or less 200 kilometers per hour yung estimated na lakas ng hangin ito. Pagsapit naman po ng hapon hanggang sa gabi, ito yung time na pinakamalapit dito sa may parting Calabarzon, gayon din sa Mimaropa, at sa Metro Manila itong si Super Typhoon Rolly. Kaya naman inaasahan sa mga susunod na oras over Metro Manila at mga kalapit na lugar, ang heavy to intense and at times torrential na mga pag-ulan. Pagsapit naman ng magdamag hanggang bukas ng umaga, ay inaasahang tatawid na ito sa may pagitan ng Batangas, Cavite,
at dito rin sa may Bataan at inaasahan pagsapit po ng madaling araw ay nasa may West Philippines na ng pag-asa yung na sobra, estimated sobra location na yung, natin is around 100 kilometers kanluran, timog kanluran ng ulan sa Bales. Pagsapit naman ng Tuesday morning ay possible nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 455 kilometers naman sa north ng Pagasa Island. At pagsapit po ng Wednesday morning, inaasahan na mas malayo pa ito sa ating bansa patungo dito sa bansang Vietnam at humina bilang isang severe tropical storm. Sa ngayon po, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Ito na po yung pinakamataas na signal natin kapag meron tayong super typhoon so dito sa Catanduanes, sa buong Albay, at sa eastern portion ng Camarines Sur. Kasi di ba marami pong ano nga bang inaasahan natin yung sa mga lugar na magkakaroon ng signal number 5? Asahan po yung widespread damage sa mga high-risk structures, heavy damage sa medium-risk structures, at very heavy damage naman sa mga low-risk structures. Inaasahan po kapag meron tayong signal number 5, yung electrical power natin ay madidisrupt at eventually po magkakaroon tayo ng mga blackout at yung mga signal natin, maging doon sa wifi or internet signals, maaapektuhan din. Yung mga signages and billboards ay mabablown down at inaasahan din natin yung mga puno, kahit yung mga malalaking puno po ay posibleng mag-broken, uprooted, or defoliated. So sa ngayon, sabi po natin, talagang nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 dito sa Camarines Norte, rest of Camarines Sur, ganyan din sa northern portion of Sorsogon, Burias Island, central and southern portions of Quezon, Marinduque, at northern portion of Romblon. Opo. Signal number 3 naman po sa natitirang bahagi ng Sorsogon, ganyan din sa northern portion of Masbate, including Tikaw Islands, central portion of Romblon, northern portion of Oriental and Occidental Mindoro, at buong northern Samar. Signal number 3 na rin po dito sa Metro Manila, gayon din sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, rest of Quezon kabilang ang Pulilio Islands, Bulacan, Pampanga, Bataan, at southern portion of Zambales. Ano naman ang inaasahan natin when it comes to signal number 4 and number 3? 50 to 75% ng structures na yari sa mga light materials such as wood, nip, and kogon ay totally or partially destroyed at posible rin matanggalan ng namasyal muna. Inaasahan din many houses of medium-built materials katulad ng old timber or mixed timber with GI roofings ay matatanggalan po ng bubong din. A few houses naman na yari sa mas matibay or concrete materials ay partially damaged. Ilan pa sa posibleng effect kapag tinaas na po yung ating signal numbers 4 and 3, signs and billboards will be blown down, especially dito sa Metro Manila at kalapit na lugar. Widespread disruption din ng electrical and communication services. Yung malalaking puno posibleng pumatumba nangyari at magkakaroon din ng destruction or widespread damage sa ating mga panel. On the other hand, signal number 2 naman po sa ilang parte pa ng Central Luzon, kabilang ang Aurora, gayon din dito sa may parting Quirino and Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, and rest of Zambales. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Oriental and Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Romblon, natitirang bahagi ng Masbate, gayon din sa northern portion of Eastern Samar at northern portion of Samar. Signal number 2 rin sa northwestern portion of Aklan at maging sa extreme northern portion of Antique. Signal number 1 naman dito sa ilan pang bahagi ng northern Luzon, kabilang Isabela, mainland Cagayan, Ifugao, Mountain Province, kumbaga Kalinga, nasa loob ng Apayaw, area of responsibility nitong Rolly. Sa Ilocos may epekto Norte, po ba itong Shoney, Ilocos Sur, Rolly, yung Kalamian Islands sa Palawan, malabo, sir, northern portion of Antique, natitirang bahagi ng Aklan, Capiz, northern portion of Iloilo, northern portion of Cebu kabilang ang Bantayan Islands, buong Biliran, northern portion of Leyte, rest of Samar, at rest of Eastern Samar.
So sa mga nabanggit po natin ang lugar kapag may signal number 2 and 1, possible din po yung mga bugso ng hangin hanggang 120 kilometers per hour at meron din at times heavy rains. So ano nga ba yung inaasahan natin when it comes to track? So reviewin natin yung kaninang official track po ng PAGASA. Si Rolly po, after niya mag-landfall dito sa Bato, Catanduanes, ay tatawid ng Lagone Gulf, kung saan magkakaroon after that ng second landfall, either nga dito sa southern portion ng Camarines Sur or sa northern portion ng Albay. And then after crossing ng Bicol region, particularly Camarines provinces, ay tatawid na ito sa Calabar zone. Maapektong lugar o tatawin rin itong si Rolly ang Quezon and even Batangas, Cavite, Laguna, Yaya. At yung eyewall naman niya, affected din po ang Rizal. Ma'am, kailan nalayas itong si Rolly sa par? And then after niya dumaan dito sa mainland Luzon, dun pa sa natitirang bahagi ng Luzon, ine-expect po natin na sa madaling araw ay nasa may West Philippines sila. So sa ngayon, si ang mga Rolly, dapat na mga areas sa bansa malakas, na magpantay pa rin, ano po yun? Ang estimate ng PAGASA. Definitely Calabarzon. Ano nga ba yung aasahan natin ng mga pag-ulan ngayong araw? Asahan po yung heavy to intense and at times torrential na mga pag-ulan directly coming from Rolly dito sa Bicol region, gayon din sa Calabarzon. Take note, sa Metro Manila po magkakaroon tayo, especially sa hapon hanggang sa gabi. Marinduque, Romblon, Mindoro provinces, Bataan, Bulacan, gayon din sa Aurora, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, at sa eastern portions of Cagayan and Isabela. Meron naman tayong moderate to heavy and at times intense na mga pag-ulan ngayong araw dito sa Cordillera, Leyte, and rest of mainland Cagayan Valley and Central lupa natin dahil sa dami ng ulan na bumuhos. Meron naman tayong light to moderate with at times heavy rains ngayong araw sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, and rest of Luzon and of Visayas. Paalala sa ating mga kababayan, kapag po vulnerable or at risk po yun yung lugar, kung malapit kayo sa ilog, ay kailangan na po na mag-evacuate ng ating mga kababayan kapag nagpatuloy yung mga pag-ulan. Possible magkaroon tayo ng mga flash floods. Dito sa Metro Manila, most likely magkakaroon tayo ng mga pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan hapon hanggang gabi. So far sa basa po ng landslides, itong bagyo calling ito out po dito sa may Cordillera region, possible po yung mga pagbubunan na lupa. Kasi di ba marami pong lahar, possible po sa paligid ng Mayon Volcano. Paalala rin sa ating mga kababayan, mag-antabay po sa updates ng PAGASA, possible tayong magkaroon ng heavy rainfall warning as early as now hanggang bukas ng madaling araw. Sa bagyong Rolly. Apo, kanina po, prior to landfall, in terms of storm surge naman po, Daluyong, dahil dito kay Bagyong Rolly, ay asahan po ngayong araw hanggang bukas ng umaga, hanggang 3 metrong taas ng alon or higit pa dito sa baybayin ng Catanduanes, sa eastern coast ng Camarines Sur, sa coast ng Camarines Norte, at sa eastern coast ng Quezon, kabilang ng Polillo Islands. Ito po ay more or less isang palapag ng gusali. Meron din tayong storm surge or possible na daluyong sa southwestern coast of Quezon, yung adjacent na coast dito sa Batangas, gayon din sa baybayin ng Cavite, Metro Manila, 2-3 metro kung taas ng alon, Bulacan, Pampanga, at coast ng Bataan. Opo. So ang pinakamatinding samantala up to 2 meters po niya, possible naman dito sa baybayin ng Albay, gayon din sa Burias Island, Masbate, western coast of Camarines Sur, southeastern coast of Quezon, maging dito rin sa Marinduque, natitirang baybayin ng Batangas, Lubang Island, Zambales, and Aurora. In terms of coastal waters or yung mas malayong parte ng baybayin natin, mula 2.5 hanggang 16 meters yung tinataas o yung tinatayang taas ng mga alon dito sa mga seaboards na mayroong tropical cyclone wind signal. Kaya't mapangani po, hindi napapayagan ng anumang uri ng sasakyang pandagat. Rough to high seas or hanggang 5 metro naman dito sa natitira pang baybayin ng Northern Luzon at sa eastern seaboards ng Eastern Visayas na walang signal at dito rin sa eastern seaboards ng Caraga. Update naman tayo regarding doon sa binabantayan natin na si Tropical Storm with international name na Atsani. Inaasahan po mga ilang oras din or ngayong umaga hanggang tanghali ay papasok na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So ibig sabihin, posible tayong magkaroon ng 2 bagyo by afternoon hanggang evening
sa loob ng ating area of responsibility. Tatawagin natin itong Sony o yung panglabinsam na bagyo ngayong 2020 at unang bagyo ngayong Nobyembre. Ang nasa layo itong 1,280 kilometers east of southern Luzon. May taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso na 80 kilometers per hour. Base dun sa pinakahuling track po ng PAGASA, possible na mag-intensify pa ito habang northwesting movement niya. Inaasahan po at around November 2, that's bukas po ng umaga, ay nasa may east na ito ng northern Luzon, possible within 48 hours pa, or sa Tuesday ng umaga ay maging isang typhoon at mananatili muna ng dalawang araw or 48 hours dito sa may east of northern Luzon. So nakikita po natin, meron tayong senaryo na posibleng mag-landfall around weekend or bago mag-weekend itong si Bagyong Sony dito sa may Cagayan Valley. As far as from Batanes, Cagayan, Isabela, meron din chance sa Northern Aurora, and then meron din tayong cone of probability somewhere sa pagitan ng Taiwan at pareho sila nasa loob ng Philippine Area of Responsibility nitong Rolly. May epekto po ba itong Sony sa Weather Forecasting Center ng US PAGASA? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at mag-ingat po tayong lahat. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa tanong panahon, PAGASA ang magandang solusyon. Para kasi magkaroon ng Fujiwara effect at least 1,000 kilometers or mirror pa, at the same time, dapat halos pareho sila ng strengths. Kasi kapag mas malakas ang isa, usually, kung malapit yung isang bagyo, malapit yung isang mas mahinang bagyo, higupin ito. Pero kung halos same siya ng strengths, yun yung sinasabi, Fujiwara effect, na may tendency na magkaroon sila ng Magandang umaga, ako po si Benison Estare. Meron tayong update regarding sa binabantayan po natin na si Bagyong Rolly, na sa ngayon po isang super typhoon na. Kanina pong alas 4 ng umaga ay namataan itong si Bagyong Rolly sa layong 65 kilometers east-northeast of Vera, Catanduanes. Taglay na nitong hangin kung kanina 215, ngayon po ay 225 kilometers per hour na malapit doon sa mata nito. At meron na itong bugso na umaabot naman sa 280 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos so, ito west-southwest at bagyang mabilis ito sa 25 kilometers si per Rolly hour. Sa par. So ano nga ba yung naging grounds natin kung bakit in-upgrade natin from a typhoon into a super typhoon itong si Rolly? Meron tayong tinatawag ng Dvorak technique. So sa ngayon, ang mga dapat ng mga areas sa bansa na magbantay pa rin, ano po yun? Yung lakas ng hangin na dala ng malalakas na mga bagyo. It so happened po na kaninang alas dos ng madaling araw ay yung measurement natin na current intensity sa Dvorak technique ay umabot ng 8.0. Equivalent ito sa lakas ng hangin na 120 knots at pag kinonvert natin ito ay 225 kilometers per hour. Sakto po ito bilang isang super typhoon. Kaninang alas 4.50 ng umaga ay nag-landfall yung mismong mata nitong si Bagyong Rolly, super typhoon Rolly, dito sa vicinity ng bayan ng Bato sa Catanduanes. At ito ay base dun sa ating radar sa Daet Camarines Norte. Inaasahan natin after mag-landfall nitong si Bagyong Rolly sa Catanduanes ay dadaan ito either dito sa may southwestern part of Camarines Sur or sa northern part of Albay and crossing the rest of Bicol Region. Gaano po ba karaming dinagdag itong Rolly? Ito naman yung pinakahuling track po ng PAGASA. Inaasahan natin sa susunod na 12 oras o ngayong umaga hanggang tanghali ay tatawid ng Bicol Region and even southern portion of Quezon itong si Super Typhoon Rolly. At dahil tatawid ito sa lupa, may possibility na pagsapit po ng hapon ay bahagyang humina ito into a typhoon. Nonetheless po, magiging malakas pa rin ito at inaasahan more or less 200 kilometers per hour yung estimated na lakas ng hangin ito. Pagsapit naman po ng hapon hanggang sa gabi, ito yung time na pinakamalapit dito sa may parting Calabar Zone, ganyan din sa Mimaropa at sa Metro Manila itong si Super Typhoon Rolly. Kaya naman inaasahan sa mga susunod na oras over Metro Manila at mga kalapit na lugar ang heavy to intense and at times torrential na mga pag-ulan. Kanina po, prior pagsapit naman ng magdamag hanggang bukas ng umaga ay inaasahang tatawid na ito sa may pagitan ng Batangas, Cavite at dito rin sa may Bataan, at inaasahan pagsapit po ng madaling araw
ay nasa may West Philippine Sea na ito. Yung estimated location natin is around 100 kilometers kanluran, timog kanluran ng Subic Zambales. Pagsapit naman ng Tuesday morning ay possible nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 455 kilometers naman sa north ng Pagasa Island. At pagsapit po ng Wednesday morning, inaasahan na mas malayo pa ito sa ating bansa patungo dito sa bansang Vietnam at humina bilang isang severe tropical storm. Okay, okay. Sa ngayon po, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Ito na po yung pinakamataas na signal natin kapag meron tayong super typhoon dito sa Catanduanes, sa buong Albay, at sa eastern portion ng Camarines Sur. Ano nga bang inaasahan natin dun sa mga lugar na magkakaroon ng signal number 5? Asahan po yung widespread damage sa mga high-risk structures, heavy damage sa medium-risk structures, at very heavy damage naman sa mga low-risk structures. Inaasahan po kapag meron tayong signal number 5, yung electrical power natin,